Thank you.
Rodel Buwan. Kamusta po kayong lahat? Nawa po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ayan po. Malapit na pong lumabas ang aking bagong single na may pamagat po na Hindi Mangamba. Ayan. Ito po ay naisulat ko last year during lockdown din po. Opo, during lockdown. At last year po, alam niyo po ba, naisulat ko yung song na ito nung ako po ay nagka-COVID. Ayan. So, nag-positive din po ako last year. Pero awa po ng Diyos, praise the Lord, ako po ay kanyang binigyan ng kagalingan. At ito po ako ngayon, buhay na buhay. At blessed na blessed dahil po sa tulong at pag-ibig at kadakilaan ng Panginoon. So, nais ko pong ibahagi sa inyo ang song na ito na ibinigay sa akin ng Diyos. Song po ng pananampalataya. Ito ay awit ng pag-asa. Ito ay awit ng totoong pagtitiwala sa ating Diyos. Kasi po ako naniniwala na ang ating Diyos ay may magandang plano sa atin. Opo, ang plano niya po ay mabigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Pag-asa at magandang kinabukasan. Naniniwala din po ako na ang Diyos ay makapangyarihan at hawak niya po ang lahat sa kanyang mga palad. Kapag tayo po ay umasa sa Diyos, nagtiwala tayo sa Kanya, tiyak po ang ating kaligtasan. Dahil pangako niya po na iingatan niya tayo at hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan kailanman. So ganun po, dun po tumatakbo ang awit na ito na binigay sa akin ng Diyos. Ako po ay napalakas ng awiting ito. Bagamat ako po yung nakasulat, pero ako po yung unang pinalakas ng Diyos. So nais ko pong ibahagi ito sa inyong lahat na sana po kayo din, kapag napakinggan niyo po ito, ang awiting ito ay mapalakas din po ang inyong pananampalataya. Mapalakas din po ang inyong pag-asa at pagdepende sa ating Panginoon. Marami pong negative o hindi magagandang bagay na nangyayari, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At kung lagi po natin itong pakikinggan, ay talagang maapektuhan po tayo. Nakakatakot, nakakalungkot, nakakapanik. Pero wag po kayong mangamba. Kasi meron po tayong Diyos na pwedeng asahan, na pwedeng hingan ng tulong, na pwede tayong dumepende sa Kanya. At kung tayo ay patuloy na mananampalataya sa Kanya, maranasan po natin patuloy ang Kanyang pagsama at ang Kanyang pagmamahal at ang Kanyang pagpo-provide ng ating pangailangan. Patuloy nating mararanasan ang Kanyang kadakilaan. So, iniimbitahan ko po kayo na sa pag-launch po ng bagong single na ito, ito po ay ila-launch o i-release unang-una sa Christian Music Hub. Abangan nyo po iyan. Ayan po. Tapos mga ilang araw lang po makalipas, ito po ay maririnig nyo na, madadownload nyo na sa iba't ibang global digital platforms. Yan. Makikita po natin yan sa lahat. Okay po. So sana po pag-release po nito, ito po ay mapakinggan nyo kasi ako po ay nananampalataya at naniniwala ng awiting ito ay may dadalhin sa inyong pag-asa, may dadalhin sa inyong pagpapahala habang kayo ay nakikinig at kahit sumabay na po kayo sa pag-awit. Ayan. So, salamat po at nawa ay pagpalain po kayo ng Panginoon. Bigyan po kayo patuloy ng lakas, magandang kalusugan at proteksyon lalo na sa mga panahon ngayon. Again, ito po si Rodel Buban. To God all the glory. God bless you all. Peace. You are streaming live on UCAP Radio. Dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan. Welcome to today's broadcast of UCAP TATNB! Tinapay at tubig ng buhay! Praise the Lord! Glory to God! Palakpakan po natin ang Panginoon doon. Yun, yan! Yan! Sang malakas na malakas, sa taas po ang papuri! Yan po, kasi pag sa baba po,
Para lang po yan sa mga artistahin. Pero pagka sa taas po, para po yan kay Lord. Hallelujah! Pagsagi. Good morning! Pag dito, sa Kalapati yan. Sa Kalapati. Good morning! Good day! Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong ang adlaw sa Indong Gabo, sa mga Bicolanos at mga Katanduanions. Sa mga Bisaya, taga-Bisaya ko yun. Yes, maupay nga kulup. Hayong atanan, diha. Yan, isa't pong mapagpalayang araw, hapon, sa mansulok ng daigdig. Yan po, buksan na po natin yung ating mga puso at isipan. Lalo na yung ating pag-aaralan. Yan. Amen! Yan, yung ating ika-apat ay ikatlong iglesia. Yan, sa kabilang panig po ng mundo, Buenos Dias! Viva España! Las Americas! El Europa. Hindi ko natuloy, Bishop, kung anong iglesia yan. Baka sabihin nila kung kaninong iglesia. Iglesia Pergamon. Iglesia ng Pergamon. Pergamon. Yan. Baka bigla sila mag-sitrain ng iglesia kaya. Nasa ikatlong iglesia na po. Sa pitong iglesia na sinulatan ng Panginoon. So we are so excited na talakayin po ang ikatlong sulat ng Panginoon doon sa pitong iglesia ng Asia Minor. No? At yung Asia Minor po, lahat pong yung mga iglesia niyan ay nasa loob po ng iisang bansa lang, ang bansang Turkey sa ating kapanahunan. So, atin pong inaaral yan upang maging mabalikan po natin yung panahon kung paano po nagministeryo dito si John the Beloved at ano yung mensaheng ipinarating ng Panginoon sa kanilang kapanahunan at maging sa ating kapanahunan sa ngayon. Yes. So, we are so thankful for a wonderful day that God has given to us. Thank you so much po sa lahat po ng mga nasa live na. Salamat dahil kasama ko si Kuya Jinal ngayon. Yes. Kahapon kasi ang hirap po na babasahin ko pa yung comment tapos magpo-focus pa ako sa pag-reply. So, ngayon, salamat. Andito po si Kuya Jinal. May kasama po tayo. Kuya Jenel, si Kuya Zaldi, mag-excuse muna. Hintayin daw muna niya yung second dosage niya sa September. And after ng kanyang pangalawang bakuna, ready na raw po si Kuya Zaldi. Akala ko, Bishop, yung ipapaturok niya, yung gluten eh. Ayun ang inaantay ko. Ayun. Alam niyo naman tong kapatid natin na to eh. Talagang very, ano rin to sa kalusugan niya. Binaturokan na siya ng gluten tayo. Kaya tingnan mo yung kanyang mga live, ang puputi na. Hindi, Bishop. Ano lang yun? Puro ano yun? Ano ba yun? Hindi niya kita pa nag-retouch yun talagang ano. Akala ko gluta tayo na yun eh. Matindi ang ginagamit na semento nun. Akala ko gluta tayo na kasi ang puti-puti niya eh. Sa kanyang mga FB live, no? So thankful po kahapon sa ating mga nag-engage at mga supporter. Kuya Janelle, 3,000 kahapon. Wow, mabira. 3,000 nung tayo po'y matapos kahapon. Hindi na ako maninibago na umabot ng 3,000 yung views nyo. Kasi pambira, galing na tayo sa 11,000. Oo nga, hindi, 12 yung pinakamataas dati. Pero para po sa akin ha, hindi naman sa paramihan ng views. Oo. Sa comment po ako, ano eh. Ayun. Ako natutuwa sa comment. Yung mga nakikipag-engage. Opo, yung nakikipag-engage. Saludo po kami sa inyo. Kaya, para sa inyo po, itong palakpak na to. Yes. Yan. God be the glory po sa inyong pag-support. Sa inyo po supporta. Yung mga nakikinig at nag-take note. Yan, diyan ako yan. Na bubuhayan at din eh. Hindi man po namin kayo mabati lahat, no? Alam po ng Lord yung aming pasasalamat. We are so thankful and grateful to God. Amen. Especially to those who support this ministry. Amen. UCAP Radio po. Not only with our program but to the whole program of UCAP family. Ang lahat po ng mga umuupo sa platforma ito ay talagang itinakda. From Monday to Saturday. Yan. So, lahat po na inyong mga pinakikinggan, I know you are so blessed dahil marami pong mga testimony na bawat program ay may kanya-kanyang galaw ang Diyos. No? May kanya-kanyang variety. Amen. Yeah. Iba ang galaw ng Lord sa AA Ministries yan. Na katatapos lang po ng Prayer Healing Miracles. Diba? Iba rin po ang galaw ng Diyos sa Rock Talk ni DJ Rams. At syempre po sa ating mga kasama, kala
kay Tay John, no? Kay yes. Bishop Jennifer Luklukan. At siyempre po, kala Kuya Boots, no? At mag-isa kay Lucelle on the road. At siyempre, pag Friday po, Lucelle on the road. Yan, yun po. Hindi natin makakalimutan yung mga programang yan. Siyempre, yung pagbayanggit mo yung ano FSR, eh siyempre, sasama mo rin si Pastor Angelo Amigo. Yes. Yan. Amigo in Espanyol is friend. So, mga amigos, amigas, brother and sister, hermano, hermano, at mga kapatiran, no? Sa Panginoon, saan man pong dakong naroon kayo, good morning to yes. everyone. Have a blessed day po. Yan, kay Sister Joy Gumiran. Have a blessed day din. Oh, andiyan ba si Ate Joy? Yes. Matagal nang namimiss si Ate Joy. Ha? To God be the glory. At maupay na mauran. Nahapo, nahaiyong atanan, sabi ni Kuya Ed. Yan. Oy, kasama natin siyang kumain kanina ng lugaw. Kuya Ed, salamat sa masarap na lugaw. Maupay na mauran daw. Ibig sabihin, ano oo, yun? Maulan. Magandang panahon na maulan. Yes. Opo, ipinaklama po ng PAGASA, PAGASA Weather Bureau, that mm-hmm. we are experiencing La Nina. Nasa La Nina season po tayo, kaya pansin mo kaya dyan, pag umaga, ang araw, pagdating ng hapon, bagsak ang ulan. At salamat po, nakapaligo si Exceed. Amen. Glory lakas to God. Yan, salamat po sa masarap na ulan. At kay Kuya Rico Almasan, nandirito rin po siya ngayon. Oy, watching. Na-miss namin yan, si Pastor yes. Rico kagabi, wala siya sa Zoom. Pastor Rico, good afternoon. At syempre, hindi mawawala yung ating ano keyboard warriors. Oh, yeah, from Hispania. Keyboard warriors yeah. natin na nariyan. Have a blessed day, Bishop Larry Gugineo. God is good sa buhay po ninyo. Likewise po, Ate Rose and Sister Florentina Paz, Buklatin. A blessed afternoon po. Pati po kay Kuya Zaldi. Yes, andyan na siya. Buklatin, no? Praise and God. Sister Faith, automatic yan. Automatic po yan. Sister Faith Ochoa from Maine. Oy, hello po. Since nabilanggit mo ang Maine, batiin yes. na natin yung ating birthday celebrator. Wow. Pastor August. Pastor August. Happy birthday! Happy birthday! Yan. Happy birthday! Yeah. Intayin mo isa po yung surprise sa'yo ni Lord yan, Pastor. Isa ba? Oh, happy birthday! Yan! Tatlong happy yes. birthday ang Pastor August. Siyempre, paglingkod ng Lord. Double ano yan. Double honor. Amen. At siyempre, kay Ninang Madam Beth de Los Santos, hindi mo mawala. Yan. Ah, gising na, gising na. Buenas tardes, Dia de Miyerkules. UCAP Radio. Oh, magandang TNB. Hapon daw, araw ng Miyerkules. For 128 editions. Yes po, salamat po Ninang Madam Beth. Alam niya talaga yung ating ano, ikaw 128. At teka, 128 na ba tayo? Opo, siya yung nag-ano, type. Welcome to our 128 yes, na ba? Opo. Check natin. Yan, ayan po ang sabi niya. Eh, hindi, alam mo naman to, nakasubaybay talaga to ng gusto, kaya hindi magkakamali sa kalendaryo niya to. Ayan po. So, tayo po ay magpasalamat muna sa Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos sa napagandang umagang ito. We are broadcasting live from Medical Plaza Building, 1 San Miguel Avenue, Barangay San Antonio, Ortiga Center, Pasig City! Araw po na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5.30 po, magsasama-sama tayo. Kasabay po ng pagbati, mga balitaan, good news. Amen. At syempre po, ang meditation by the Word of God. Amen. At hindi po nawawala ang ating panalangin para sa ating bansa. Prayer for the nation. To God be the glory. Salamat po sa inyong pong pagsama sa atin ngayong gabing ito. Ah, sa inyong, sa ibang lugar, gabi. Pero dito po ay hapon. Pero sa business world at sa Christian world, blessed day. Sapagkat wala pong gabi sa Panginoon, puro araw. Yan po. Yes. Siyempre, Bishop, baka awayin ako nito. Yung Dino, aking may bahay. Nandito siya ngayon. To God be the glory. Good PM. Yung kapamilya. Mababait ang mga may bahay, hindi yes. mga away. Yes. Nandito siya. Pag nag-comment siya, kailangan. Hindi siya shoutout ko yan, siyempre. Yan. Hindi ako uuwi ngayon eh. Alam niya na eh. Na ang ating biyahe. Hindi niya alam na uuwi ka. Hindi, nagpaalam lang po ako. Sorry po. Mm-hmm. Tayo po ngayon ay welcome to our 129 edition. Yes. Hindi po tayo 128. Kahapon po yung 128. Today is 129 edition. Okay. So, baka na-forward niya lang yung message niya kahapon. Opo, opo. 129 edition na po tayo. Kahapon po yung 128. Tayo po ay naka-3K kahapon. So, salamat po grabe sa mga
nakipag-engage kahapon. To God be the glory. Yan. And we are so thankful po, syempre, sa ating pong Yuka pamilya, Yuka puso, Yuka patiran, Yuka kapanalig, Yuka pananampalataya, sabi ni Kuya Ed. Ay, at Yuka pitbahay. Ay, oh, sama po natin, yes, mga Yuka patbahay. Yuka pitbahay. O yun, syempre po, yung ating mga partner, Surge Mobile and Global Surge. Syempre po, hindi mawawala ang TVN Asia, lalo na po, ang ating pong backup, ang Crystal Audio. Yes, sa pamamagitan ng Rode. At ating pong SK Audio po at Rode Mic Philippines. Po. Yan, yung ating pong napakagandang mga mic na nakikita nyo po. At syempre po, looking forward for successful and victorious 3 nights revival. Amen. Yan, palapan po natin ang Lord. To God be the glory. Naantay ko po yan. At yeah, syempre, Bishop, sagad-sagad rin na natin yung pagpapasalamat. Yan. Yung ating walang humpay na taga-suporta sa likod ng camera. Amen. Ang Wash Bodies. Syempre po, yes, hindi mawawala po ang Focus International. Yes. Ano yung Wash Bodies? Loud in the day or naked tomorrow. Siyempre po, always service with the heart. At siyempre po, praying po sa family po ni Sir Wilson. Apo. At sa kanyang office staff po, dyan sa Purview. At doon sa staff niya sa Hong Kong. To God be the glory. Praying po sa tagumpay ng dialysis ni Sir Wilson. Amen. Let us pray for Sir Wilson kasi dinadialysis po siya. We are praying for miracles. Amen. And Kuya Janelle, mamaya meron lang tayong testimony. Napakaganda na ginawa ng Lord. No? Naalala mo ba nung Lunes? Apo, yung diba? Sa Lugaw. Evangel Lugaw. Bukod sa Evangel Lugaw, nung nahapon po, meron tayong pinag-pray. Naalala mo yung pamilya pinuntahan natin, di ba? Gabi ng Sunday. Yun, gabi ng yes, Sunday po, meron ginawa ang Lord. So, we are so thankful po dahil meron po isang kapatiran. Kapatiran po, binangungot at sa kanyang bangungot na karanasan, ay hindi lang po basta bangungot. Binalaw po siya ng mga masamang espiritu dahil kahit, gising po siya. Kahit siguro sabihin natin na natutulog ka, basta hindi ka... Ang tawag nun, Bishop? Yung hindi mo kontrolado? Oo, hindi niya kontrolado yung sarili niya. Nalilisip para ang batay niya. Mm-hmm. Tapos, naninipa mm-hmm nung nakakarinig ng salita ng Diyos na binabasa sa kanyang harapan. Mm-hmm. Binabasa ko po kasi yung Psalm 91 at kami nananalangin ilang kilometro po ang apart namin. No? Mm-hmm. Bagamat dalawang subdivision po ang pagitan namin. No? California subdivision at kami naman po nasa California Dream Homes. Mm-hmm. So, ganun po kalayo ang panalangin. Pero, salamat po dahil na-text ko rin to kay Ate Banji at sabay-sabay po kaming nanalangin. At nung pong kami nanalangin, may ginawa ang Diyos. Dahil after po nabasahan ng Psalm 91, may sabay pong tadyak, galit na galit. Mm-hmm. Dahil nagagalit po na kami pinapupunta doon ng kanyang kapatid at purihin ang Diyos. Ang sabi kasi may tatlong po, lalaki raw. May tatlong lalaki. Kaya kami po pumunta, tatlo din. Mm-hmm. Pastor Aaron, Kuya Janelle, at saka ako. Mm-hmm. At kami po dumalaw para sa instant fellowship. Amen. At instant visitation. At dahil po sa visitation na yun, grabe nakakain kami ng masarap na pansit. Siyempre, narinig natin sa kanya mga bibig mismo na talagang hindi niya alam yung nangyari sa kanya. Oo, praise God. Mm-hmm. Even yung prayer po ay napakalayo. Mm-hmm. Talagang pinalaya siya ng Panginoon. Parang nagdahilan mm-hmm lang. Hindi niya alam nangyari. And she was delivered. Amen. Through the prayer. So palakpakan po natin ang Panginoon. Yes. Good morning. Ian Ramsey. Yan. Morning, chaps. Good to see you. Sabi niya ganun. Morning! Got it, Manilos. At weekend, but a true legend. And credit to the Philippines. Amen. To the Philippines. Thank you, Brother yes, Ian Ramsey. Brother Ian, thank you so much. Yes, sometimes we can lose the battles, but don't let them to win the war. Amen. Naniniwala po ako. Si Pambansang Kamloob, Manny Pacquiao, knows how to accept amen defeat and failure, but knows Bishop, how to stand. Saka na nakakita natalo pero umuwing bilyonaryo. Grabe nga no. Woo, gusto ko nang matalo lang gano'n. May natalo bang bilyonaryo umuwi? Woo, billion pesos reward. Win or lose.
Oh, grabe naman. No? Grabe. Ilang zero sa bank account? How many zeros in the bank account of our Pangasang Kamao? Kaya yung mga pasaan niya sa mukha, bayad na bayad, at yung putok ng kilay niya, bayad na bayad. Now I know. The true weakness of Manny Pacquiao is on the kilay. Kasi ano yun, laging manipis na yung balat niya. Eh. Lagi tinatamahan eh. So, kaya iba, Bishop, nilalagyan ng grasa yung kilay. Grasa ba yun? I believe in one commentary that Manny Pacquiao was overtrained because he need to train for another strategy. At saka sign up ano na rin, Bishop, age, di ba? Kalahin mo, yung galaw niya yun. At age of 42, oh, lumalaban pa. Eh sila Muhammad Ali, nag-resign 38 eh. Diba? But I believe there's a lot of gas for Manny Pacquiao. I mean, he can still fight. Pero panahon na talagang bitawan niya na muna yung gloves. As of now. And I know God has reason why he allowed all things. Yes, may mga humahabol pa po. Sister Maydos, Bishop. Yes. Sister Maydos from Espanya. Good morning, Ate May and Gangnam Restaurant. I know may another recipe siyang niluluto. May another recipe siyang aayusin. Pwede lang tayo bumiyahe doon. Yung parang isang sakay lang, no? Makakatambay tayo doon malamang, no? One day, let us eat sa Gangnam Restaurant. Amen. We will join with Evangelist Amerecto. Yes, sama natin. While going to United Kingdom. Yeah. Sama natin buong Yuka family na lahat. Brother Ian Ramsey, Evangelist Emerecto is going back to your home in United Opo. Kingdom this coming September. Yes. Baka magsalubong sila, hindi nila alam. At least, nag-meet na ba yata sila dito sa UCAP, no? I think, Brother Ian Ramsey, Sister, our beloved Evangelist Nars, Emerecto is from United Kingdom also. Yes. So, please support also her program, Prayer Miracle Healing. Yan. Yes. Oh. Bishop, papunta na raw si Kuya JR sa church para dalahin yung mga kaldero. Yan. Speaking of yes. Lugaw, nandito Lord's lang. Unlimited Grace amazingly works. Grabe. Yan po yung acrostic ng Lugaw. Alam niyo po ba, Bishop? Hindi ko lang masabi sa nanay ko, ba't nagluto ka ng lugaw? Hindi mo na lang ako inantay pag-uwi. Almusal namin kanina, lugaw. Lugaw ba? Pambihira. Bigla ako nakuta eh. Ganun ba? Praise God. Pambihira. Thank you for our new partners. Yes. You know? Kids International Mission. Thank you so much. Yes, and Values and Meals. Values and Meals Ministry. Ang Super Lugaw. Yes, siyempre in cooperation. Remember, lugaw is essential. Yes, in cooperation with Kuya DJ Rems. Yes, thank you so much for Paul Ronel and Pastor DJ Rems. Yan. Kita-kita po tayo mamaya ng alas 3 dyan sa Bali Golf, no, Bishop? Opo. Mamayang alas 3 po sa Bali Golf. Early in the morning. Hindi ko na shoutout yung pangalan ng mga tagaluto natin doon, Bishop. Baka natatandaan nyo. Oh, si ano, papa-shoutout, si di ba? Hermes, si Ate Tess. Yes. Si grabe talaga, Milagros. Oh, may Milagros pa. Milagros eh. Yes, yung tagaluto natin doon, yung pinakamayora. Tagaluto po. Yes. Hintayin nyo po kami dyan at to God tomorrow, be the glory. We'll meet together. Yan. We'll meet again. May blessing po kayo ulit kay Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Okay, baka may mga hindi ka pa nabati dyan. Sister Gloria P. Ramos. Hello Kinto, po. How are you today? Sa kabilang page aking, po. Aking inaanak na Gloria P. Ramos. Yan, yung mga nakasilip lang. Nandito si Pastora Jazz, Bishop. Isa sa pinakamaganda kong inaanak. Yan, nandito si Pastora Jasmine. Nakasilip po siya. Good afternoon, Pastora Jasmine Asignado, Katiis. Katiis Asignado. To God be the glory. Yan, syempre kay Kuya Edward. Kuya Edward, kita-kits po mamaya. Salamat po. At syempre, hindi rin mawawala si Jeffrey. Jeffrey po. Si Jeffrey, yung ating kapatid na sumusupport. At syempre po, good afternoon to our PCMI Impanta. Andiyan po si Katrina. Hello.
Yes, Pastor Manny, mabuhay ka po dyan. Katrina Laurel Hermor, how are you, Pastor Manny, PCMI, in Pantacason? Yan, nagsign na siya, Bishop. Nag-angat na ng karatula. Sino nag-angat ng karatula? Si Kuya Vincent! Yes. Okay yan. Po, so medyo mahaba na po yung ating introduction at pagbati. Ay, teka muna, bago po tayo sa commercial, binabati ko po si Ate Vicky Plan. Hello po. Blandes Pinol Medina from Laguna. Hello po. Si, dati pong taga Mountain View si Ate Vicky. How are you, Ate Vicky? Yan. Hi daw po, Ninong Bishop and hello. Brother Janelle. Hello po. Bati po ni Glory Tech. Kung kailan naman tayo dumami, Bishop, tsaka pala tayo magbe-break. O sige po, dyan o, lang sige po kayo po, ha. Po, wala pong alisan. Wala alis, mabilis lang po ito. Mabilis lang po para po sa commercial break. God bless you. Of heading straight into opportunities. When I give the steering wheel to God, I can trust Him to take me into the greatest of adventures, especially when He takes me in a new direction. Welcome back to today's broadcast of UCAP TATNB! John 6:35 says, I am the bread of life, Jesus says. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never go thirsty. Yahoo! To God be the glory! Hello, hello din po. Hello dyan from Sydney, Australia po. Yan, kay Sister Mirna Sanchez Rapanan and Katrina Laurel Hemor. And Sister Corin Medina, good afternoon po. Wow, praise God. Good afternoon also and good day to Corin Medina, no? Siya ba yung binati mo? Yes. Bagi si ano si Mirna Sanchez Rapanan. Yes. Mga bago natin silang kasama from Sydney, Australia, si Sister Mirna. Sydney, Australia. Good afternoon down under, Earl. Yeah po, yung country down under, Earl. Mm-hmm. Yan. Yan po yung Australia, the smallest continent in the world, no? Australia, Africa, Antarctica, America, South America, North America, North and Central America, and syempre Europe and Asia. Ano pa ba yung continent na hindi ko nasama? And syempre po, good morning even to the whole parts of the earth and to the world. And up to the Milky Way of the galaxies. Yes. Yan po, binabati yan. Po namin kayong lahat. Yan. Kahit yung mga alien, nabati na natin ha, Bishop. Wala aba, na magtatangpo. may nag-ano na ng lugaw oh. Sino ba to? Si Sister Ninang Bet. Yan. Aba, ano yan? Ano yung lugaw na yan? Aba, may sarili grabe siyang definition ng lugaw. Aba. Grabe ah. Wow, marunong na rin mag-acoustic ha. Basahin mo nga. At sabi niya po rito, congratulations. Yan, kinorek niya na yung 129 na po talaga. Inano niya na, dinoble niya na yung message niya. Ah, okay. May acrostic lugaw. Yan, letter L. Love being helpful. Yan, meron siyang verse. Romans 12:13. Grabe, may verse pa. May supporting verse pa ulit sa letter U. Unbelievable and friendly every day. Grabe. 1 Thessalonians 5:11.
And letter G, give more to others than you receive. Amen. Inamin ako dyan. Luke 6:38. And letter A, always trying to help. Luke 3:10 and 11. Grabe. Parang preaching nyo to, Bishop, ha? And last but not the least, letter W, wonderful, the smile that shines. Matthew 5:16, to God be the glory. Ayan, panindigan Amen. Mo yan. Grabe itong logo. Stand for it, ha? Amen. And fight for it. Welcome Grabe. To Joseph Talotos. Hello, kay Joseph. El Capitan. Yes. Good afternoon, UCAP family. Yes, we miss you, kay Joseph. We miss you so much, Kuya Joseph. Where have you been? Grabe, Bishop, itong acrostic. Are you been to London? Grabe, acrostic ni Ninang Bet, ha? Parang ano, pwedeng-pwedeng gamitin pang preaching tong ano, shiner niya. Oh. To God be the glory. Salamat, salamat po sa Panginoon. Good news muna tayo bago Amen. Po tayo. Kuya General, napakinggan yes. mo ba yung balita kahapon? Tungkol po sa? Yung binigay na yung mga rewards sa ating mga atleta. Wow, amen. Congratulations po. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi lang sa mga atleta, Bishop. Kahit yung sa mga nagre-reklamo na ating mga nurses ngayon. Binigay na rin. Ay, good news binigyan po yan. Binigyan sila ng taning eh, di ba? You know, hindi po, ito hindi ko makalimutan eh. Nung tanggap po ni, ano, ni Onyok Velasco, yung... Mm-hmm. Yung reward niya 25 years ago. May tubo na dapat yun. So 500,000 at ito pinakamaganda. Mm-hmm. Dito niya natalo si Manny Pacquiao. Opo. He received the Lapu-Lapu award. Oh, wow, pambihira, no. Grabe, pinakamataas na award niyo sa public servant. Sa taong nabubuhay. Oo. Sa kung pagka sa sundalo. In the order of Lapu-Lapu award, tumanggap siya ng special. Hindi lang citation, but it is an award. Ano ba yung tinatanggap ng sundalo pag ano? I think yung pinakamataas. It's some Medal of Honor. Medal of Valor. Medal of Valor. Yan. Pambira siya, buhay pa no, Lapu-Lapu ano. Oh, siya Lapu-Lapu Award in the order of Lapu-Lapu Award ang tinanggap din. Sa mga atleta, parang ayun 'yon. Medal of Valor. Oh, grabe. Na, yung Medal of Valor sa mga sundalo eh. Kaya nga kung i-compare mo siya sa parang mga ganun, naman. Oh. Pinakamataas na ano na Grabe. Na award na ibinibigay sa mga public servant. So he was considered Grabe. As public servant si Onyok Velasco. Grabe po. After 25 years, may bonus po. Amen. Sulit sa, na sulit. Umiiyak si ano si Onyok. Ha? Sulit yung paghihintay niya. Umiiyak si Onyok nung tanggapin niya. Kasi yun. Lahat ng termino basta negative ginagamit yung pangalan niya, baka ma-Onyok tayo. Oo, baka diba? Ma-Onyok. O ngayon may iba this na. This time po. May iba na. Na-receive lahat ni yung bago niyang yung ano, bahay at lupa. Na-receive na ni Hidalin. Grabe. Tapos yung 10 million, etc. ng bawat atleta, natanggap na po nila. So isa lang ibig sabihin yan, tumutupad. This government tumutupad. Is fulfilling its promises. And totoo yung tagline, may malasakit sa ating mga kababayan. Amen. So, to God be the glory to po. Salamat. At saka Bishop, syempre yung mga kapatid natin na frontliner, di ba? Yun yung inaasahan din natin na yung nasa mga ahensya ngayon, lalo sa PhilHealth, di ba? Eh, magkusa na po talaga na yung natutulog na pondo, ilabas na. Ayun, more. Para hindi na sila aklasan ng ating mga bayaning frontliners. Yan, praying po sa mga private hospital. Kasi hindi biro yung banta na ginawa nila, Bishop, di ba? Nagbabanta po sila na magwi-withdraw sila na pagtulong sa ating mga sa ating government. Kahit yung mga private hospital, Bishop, ganun din. Actually, there is one organization yung mga private hospital. So, magkakaisa yan. Kapag merong umano, lagot po. Siguro, sapat na siguro yung panahon na inantay nila. Kasi, pang ilang taon na itong pandemya natin eh. Inaantay nila yung hazard pay, di ba? Kung ngayon, wala pa raw eh. Yung mga bonus na dapat din. At syempre, higit sa lahat, yung talagang increase, di ba? Normal lang naman siguro na lalo silang yes. bigyan ng incentives dahil hindi biro yung mga ginagawa nila ngayon sa hospital. I mean, talagang they take the risk. Amen. Talagang pumunta ka ron sa lugar na yon, napakahirap. Parang yung ginagawa natin service service for the glory of God. Kaya lang diba? Sa atin panglangit yung sweldo natin, Bishop eh. Wala tayo sa gobyerno inaasahan wala tayong aasahan sa gobyerno. Wala tayong aasahan kanino man.
Pero tayo po ay naglilingkod para sa Panginoon. All for the glory of God. Yahoo! Jesus. Bishop, pasang may yahoo dyan. Yahoo! All for the glory of God. Kasi isa-isa mga verse na kahapon, oh, nung nakaraang Thursday na binanggit nyo. Anong verse? Yung sa Revelation, ay sa tama. Isa pagkakabanggit nyo na... Ah, 1 Corinthians 15:58? Hindi, bukod doon. Your labor in the Lord is not in vain? Bukod doon. Kaya sa Hebrew, kaya sa man of faith. Ah, oo. Sa Hebrews 11. Yes. Oh. Kaya sa Hebrew 11:6, di ba, na ang dulo daw nito, kaya yes, tayo nagpapagal, eh yung reward na pang-eternal. Oo, eternal reward. Hindi pang-temporal. Yan talaga ang ating pinag-aaksayahan lang. Kasi Bishop, pag... Pag tinignan mo maigi ngayon sa mundo, papipiliin ka talaga anong gusto mo, temporal o yung eternal. Siyempre doon ka sa eternal. So, praying din po para sa nangyayari sa Afghanistan. Opo. Merong anti-Taliban forces na sa isang mataas na lugar na hindi mapapasok-pasok ng mga Taliban. Mm-hmm. And to God be the glory, may nabawi silang tatlong lugar itong anti-Taliban forces. Mm-hmm. And hindi ko lang po alam kung real yung mga kumakalat, yes, ngayon sa ating mga messengers sa FB na may mga binabaril yung Taliban forces. Mm-hmm. So, hindi ko po alam kung, yes, ano yun, yung panahon ngayon, mm-hmm, o nung mga nakaraang pang panahon. So, praying po, dahil alam ko naman po yung matinding persecution ang tinatanggap po. So, praying for our brethren in Afghanistan, especially those Christian who stand for the Lord, no? Eh, nakasulat naman po sa Bible, in this world there are a lot of tribulation, but God is talking to us to experience peace. Amen. And do not be afraid, God, grabe, is with us. No matter what happened, He will never leave us nor forsake ang daming, us. Praying po para sa mga tao sa Afghanistan. Nagaganap ngayong, siguro bago matapos ng taon na to, di ba? Talagang nasiksik yung taon na to ng mga kaganapan. Grabe. Na kailangan na talagang gumising, kailangan na talagang tumayo. Yes, we need revival. Amen. Not, amen, only in the Philippines, but all nations of, yes, the world, they need to bow down, mm-hmm, and accept the Lord, amen, Jesus Christ as their Lord and Savior. The Bible says, di ba, sa Philippians chapter 2, all knees shall bow and all tongues will confess that Jesus is Lord. Lord. So, Jesus is Lord over Asia, America, Africa, Australia, Antarctica, Europe, and all over the world. No? So, seek eternal rewards with God. Amen. Yan ang, wow, napakasarap na mangyari po sa atin. To God be the glory. Hindi naman po, hindi po nasasayang ang ating, amen, pagpapagal. Diba? Pangako naman ni Lord yan. Be steadfast, be immovable, your labor in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 15:58. Are you excited, Kuya Janel? Yes, always, Bishop. Po, excited na po kami para sumilip na pa ang Was Buddies. Hindi pa po, pero pa. So, alam niyo naman, nanonood ng reply yun. Eh. Kasi busy yata busy, sila ngayon. Busy sila. So, office work pa rin. Eh. Praying po na ang ating mga kapatid ay magpatuloy. Shout out po kay Ate Banji. Thank you po, Madam, Ninang Madam. Mayroon po tayong, yan, may panlagip tayo bukas sa, amen, ating mga lugaw volunteers. No? Tsaka Bishop, nung nakita ko siya, alam ko, yung spiritual senses niya ay talaga yung gift niya, Bishop. Eh. Oo. Ay Ninang Madam. Yes. Hindi mo kailangan magparamdam kasi Holy Spirit ang magpaparamdam sa kanya. Thank you for the appreciation. Amen. It boasts our spirit. Pinabaunan ako ng Pancit Canton, Bishop. Kailan? Nung nagkita kami. Talaga? At saka ng gardenia kasi nga, hindi ko naramdaman yung gutom. Alam mo, I remember that day, Monday, mm-hmm, parang ang lakas-lakas ng spirit ko. And yet, wala tayong tulog. Walang tulog, yung no? Isang oras na idlip natin doon, mm-hmm, parang ang sesaya ng puso na makapaglingkod ka sa mga tao at sa mga Bishop, kapatiran. Yung pinag-gitara niyo ako nung Sunday, oo, pambihira. Hindi ko na alam kung magsi-CR ba ako ano, kasi gusto ko mag-stretching muna eh. Diretso agad ako, pero hindi ako nakaramdam ng ano, sweat. Eh, grabe, from ano ka nun? From Cavite. Opo. Tapos naghakot pa ako ng mga lalagyan eh. Oo. Nagdinis pa ako ng lalagyan. Nakakot ka ng mga lalagyan natin, no, ng lugaw. Tapos kasi kulang na kulang tayo. Wala pa tayong mga gamit eh. So itong ministry na to, instant ministry, yes, Evangelugaw. Evangelugaw. Eh, bagong ministry po natin to,
twice a week po. So, madadagdagan tayo ng trabaho. And we need to wake up as early as 3 a.m. Yan. So, andito pala si Kamel. Baka na ano siya. Nag-text tuloy sa akin, Bishop. Kanina pa ako nakatune in. Lagot ka. Lagot ka kay Elder Mel. Sorry. Sorry naman, Kamel. Alam mo naman, no? Patawarin na natin. Patawarin na natin to. Sabi ko na nga ba eh. Ibig sabihin talaga si Kuya Mel matalas. Oh, hindi ka makakalampas dito. So ayun po, atin pong i-review lang po yung letters na binanggit po natin, no? Pito po itong sinulatan ng Panginoon. Yes. And with the same format, no? Inaati ko po yan sa puro R, eh. Yung Revelation, how Christ introduced himself to the churches. May kanya-kanya siyang pagpapakilala. It depends upon the needs of the churches or upon the condition of the churches. Yun yung paraan ng pagpapakilala niya. And after Revelation, there is recommendation. Kung mayroon po mga positive things na ginagawa ang church, they are fully recommended and fully appreciated by the Lord. Next to recommendation is rebuke, no? Amen. Kapag mayroon po pagkukulang, so mayroon discipline, mayroon rebuke, no? And after po noon, mayroon din ask for repentance, no? Repent, no? You need to repent. You need to change. God is a God of many chances. Not just second chance, not just third chance. So many chances. And the last R is yung pong rewards. So dyan po nahati ang mga sulat na yan, no? Kumbaga sa atin po, sa tayo bilang Pilipino, mayroong bating panimula, may bating may body of the letter, and then yung last part, bating pangwakas, di ba? Ganun tayo kapag gumawa ng sulat. So dito naman po yung sulat ng Panginoong kakagba. May limang pong bahagi. Revelation, recommendation, rebuke, repent, asking them to repent, those who have ears, listen to what the Spirit says, and the last part po yung reward. Yes. No? Hindi nawawala ng saysay anumang ginagawa ng mga churches. Pwede bang idagdag yung reconciliation, Bishop? Dito, saan? Dito sa Armo. Sa Arm? Siyempre, pagka nagsisi, automatic na yun. There will be a reconciliation, di ba? Okay. So, yan po. Dalawang bagay na po yung dalawang churches na yung ating pinag-aralan. The Church of Ephesus and the Church of Smyrna. Yung keyword natin sa Ephesus is love, L-O-V-E. At yung keyword natin sa Smyrna is bless, B-L-E-S-S. You are poor, yet you are rich. Now, I am excited po. Ano naman kaya ang keyword na makukuha natin sa Pergamos? Pangatlong iglesia. Pangatlong iglesia? Will you please read the Lord's letter to the Church of Pergamos? Yes po. Lahat po ng mga nariyan na sa aklat ng pahayag. Sa iglesia po, ang mensahe para sa iglesia ng Pergamo. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ito ang sinasabi ng may hawak na matalas na tabak na sa magkabilay may talim. Alam ko kung saan ka nakatira sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Gayon may nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa kalagitnaan ninyo sa lugar na tinitirahan ni Satanas. Subalit, may ilang bagay na ayaw ko sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balak upang makahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. May ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nikolaita. Kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako diyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain, bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino mang nakakaalam
maliban sa tatanggap niyon. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Praise God. Ang Diyos ang magpala sa salitang ating pagbubulay-bulayan. Praise the name of the Lord. I'm so excited to discuss this letter of Jesus Christ to the Church of Pergamon. No? Ang pagkakasulat dyan sa Tagalog ay Pergamos. Amen. But in English, to the Church of Pergamon. Mom. No? M-U-M. Pergamon. A noun, it is a noun, an ancient Greek kingdom in the coast of Asia Minor. Later, a Roman province, an ancient capital of this kingdom. Now, the site of what? Bergama in western Turkey. Ancient name of Bergama. So, ang present name po ng Pergamos ay Bergama. That is the present name ng Pergamos po. But, let us study carefully this letter to the Church of Pergamos. Pinamagatan ko po itong sulat sa mga letters po. Makikita nyo po yung ano niyan eh, yung title niyan sa mga Biblia. At majority po ng mga Bible, ang title po ng sulat sa church ng ano ng Pergamon ay The Compromising Church. Pero tatawagin ko po ito na as the Church Married to the World, no? Church married to the world. Isang iglesia na ikinasal sa mundo. Grabe, married. No, married to the world. We are of this world, but we are out of this world. Tayo po ay nasa mundo, pero hindi tayo tagumundo. We are citizens of heaven. Amen. Tayo po ay mamamayan ng langit. No? Alien na tayo rito. Alien. Yes, alien lang po tayo dito. Manlalakbay. Foreigner. Oh, mga... sojourner, no? Mga manlalakbay. Sabi ko kanina, yung Pergamon, the church married to the world. Bakit ko po ito sinabi? Opo. Tingnan natin sa Greek. Sa Greek word, yung Pergamos po, dalawang salita yan. Yung per, ibig sabihin mix. Per. Pag binanggit mo po ang salitang Gregor na per, ibig sabihin yan, mix, halo. At yung gamos, ibig sabihin married. So, pag Pergamos, ibig sabihin, literally, mixed married. Mm. At yan ang pinagbabawal ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Yung mga halo. Oo. Huwag kang makikipamatok sa di mananampalataya. Mm-hmm. That was the open rebuke of Apostle Paul. Amen. To the Church of Corinthians. Kaya yung mga Samaritan, di ba? Bishop, mga mixed yan, married. Yan, mga mixed married yan. And if you experience that, you will be excommunicated in the community of the Jewish nation. May danger po kasi iba yung pag-ibang lahi yung pinakasalan. Oo. May iba yung nagisnan na right. Ginagawang pagsamba. Kaya pag tingnan natin yung probinsya ng Israel, there are three provinces of Israel. Sa gawing baba ng mapa, ito yung Judea. Gitna ng mapa, Samaria. At sa itaas ng mapa ay Galilea. Mm-hmm. Pero pag tinignan mo po yung geographical niya, mas mataas po ang Judea kasi bundok siya. Mm-hmm. Mas mataas siya. Pero sa mapa po, nasa baba ang Judea. Now, pag yung mga taga-Galilea, they are going to worship in the Lord, to the Lord, doon sa temple sa Jerusalem, dadaan sila ng Samaria. Pero hindi nila yung ginagawa. Mm-hmm. Bakit po? Kasi para sa kanila, kahit tumungtong ka sa lupainan ng Samaria, isa na ang malaking kasalanan yan. Grabe. Para ma-resolve yung kanilang problema, doon sa River Jordan, merong isang kalye doon. Merong isang daanan sa ilog Jordan na doon lang po dumadaan ang mga Hudyo. Para yung mga taga Galilea makakatawid papuntang Judea. At doon po, yung kasalanan, yung kanilang paglakad doon ay hindi maituturing na kasalanan. They believe that Samarian people are destined to hell. Talagang yung mga Samaritan po, para sa apoy ng impyerno yan. Kaya pag umiba ka ng daan, makukompromiso ka. Oo. Kaya hindi po sila talaga sila dumadaan sa Samaria. Shortcut na sana yan eh. Diba? Shortcut na yan, mabilis. Pero dadaan po sila doon sa gilid ng ilog Jordan para makarating sila ng Judea. Pero sa ngayon, Bishop, diba? Sa totoo lang yung parable nga ni Jesus eh.
kung sino pa yung mix, di ba? Siya pa yung tumulong dun sa nangangailangan. Ayan, okay. Makikita natin, when it comes to the New Testament, amen. Yung revelation ng Lord nagbago eh. Parang hindi na big deal sa Lord ngayon yung ano. Oh, kasi salvation is open for all, di ba? Kay Jew ka, kay Hintel ka, aside from the Jew, all nations are Gentiles. Mm-hmm. Pero yung salvation, as of now, open to the Gentiles. Mm-hmm. So you can be an spiritual Israelites or spiritual Jews if you receive amen. And believe in the name of the Lord Jesus siguro Christ. Sa akin, sa ngayon, Bishop, ang labanan na lang is kung sino ba'y sinasamba ng aasawahin mo. Yun na lang, hindi na yung lahi eh. Kung sino ba yung sinasamba. Parang hindi naman maganda yung aasawahin. Hindi, papakasalan mo. Yun, papakasalan mo. Maganda. Alam mo, kami mga Tagalog, pag sinabi mo kasi aasawahin, ay, depende sa kultura. Kasi at asawa, sa lingwahe. It means married, di ba? Oo. Papakasal kayo. Kasi pag sinabi mo sa Tagalog, sa perception ng Tagalog, aasawahin, parang may pagkabastos. Pero sa ibang probinsya, yung aasawahin, hindi naman ganun kabastos. Hindi naman. Siyempre po, merong barrier ng ano ng kultura eh, di ba? For example, yung nag-away yung ano yung Batanggenyo at saka yung Bicolano. Dahil nagtitinda yung Batanggenyo ng ano ng Kulambo. Kala ko Kapitenyo kasi madalas magyamangan yung dalawang yan. Ay hindi. Ay tung naglaban na to yung Bicolano sa Batanggenyo. Sige po. Akalain mo sabi ng Batanggenyo, nagtitinda siya ng Kulambo. Kulambo! 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 Eh, nasa lubog niya, yung Bicolano, nagtitinda rin. Okay. Ang tinitinda po niya, sira! 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 Naghalit yung ano, naghalit yung Batanggenyo. Okay. Hoy! Bakit mo sinasabing sira yung Kulambo ko? Habi niya, eh, hindi naman siya maintindihan ng ano, ng Bicolano. Ano sinisiraan kita? Nagtitinda lang ako, hindi kita sinisiraan. O tinan mo, magtitinda ako. Kulambo! Kulambo! Sigaw naman yung Bicolano. Sira! Sira! Yung pala, nagtitinda ng isda ang Bicolano. Kasi ang isda sa Bicol, sira. Sira. Sa amin naman sa Bisaya, sura, ulam. Yan, ulam sura. Yan, di ba? Kasi yung isa, yung sira, Bicolano sa Bisaya, medyo may kahalintulad eh, di ba? Yung... Sa ano kasi sa Bicolano yung asawa agum eh. Kasi madalas ako makatagpo talaga sa amin. Mm. Sa mga vendor, kahit sa vendor madalas magtalo Bicolano tsaka Kapiteño. Bakit naman? O bakit naman? Pares kasi ano eh. Pares kumbaga pagdating sa pride, mas pride pareho yan eh. Depende rin ha kasi may Kapiteño na hindi salitang Tagalog kundi salitang ano? Salitang Spanish. Diba, Kapiteño may hilig sa alae. Alae. May part sa Cavite na Spanish ang salita. Yung katulad sa Zamboanga. Ano ba yung... Kaya lang baka ma-out of topic tayo pag ginuwento ko eh. Ay, sige. Oh, kasi ito, pinanggalingan kasi mga mix-mix, di ba? Oo, kasi nga, sa mix nga eh. So, pagka sinabi mong the church married to the world, bakit ko to sinabi? Kasi nga po yung name na Pergamos. Opo. Ibig sabihin ng per, mix, at gamos means married. Pag pinagsama mo, mix-married. Grabe. Ibig sabihin, ang dugo ng mga, hindi na pure ang mga dugo ng mga, churches na nandarin. Oo, yan, yun. Yung kasi yung makikita natin na rebuke ni Jesus dyan, mamaya. They followed the teaching of Balaam and the teaching of Nicolaites or Nicolaitans, no? Amen. Mamaya, mas maunawaan po natin. So, balik tayo sa pangalan pa lang na Pergamon, no? Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng per ay mix. At gamos means married. At eto matindi, the city of the serpent. Oo nga po, binanggit ang tawag dyan, the city of the serpent. Now, remember our previous lesson, itong tatlong to ay tinatawag na first city of Asia. Mm-hmm. Ano yun? Ephesus, Esmirna. Esmirna and Pergamos. Ang tawag sa kanila, first city of Asia. Pero ano ang distinguishing mark ng Pergamon sa Ephesus at saka sa Esmirna? Ito po ang distinguishing mark. Pergamos is the capital city of Asia Minor during the time of Greek Empire. Kasi nakilala po ang Pergamos. Pergamos is an independent city. May sarili yan. That is kingdom. No? May mga hari din yan eh. Pero yung last king ng Pergamos, hindi nakapag
hindi nakapagpalit ng bagong hari, walang naging tagapagmana. No? So ito, nung wala siyang naging tagapagmana, nasakop tong Pergamos na ito ng Grecian Empire sa pangunguna ng one of the four general ni Alexander the Great. Mm-hmm. Yung isang general naka-conquer dito ay ang si General Lysimachus, no? Si General isa po sa Lysimachus, no? Ang hirap banggitin ang kanyang pangalan. Si Lysimachus po. Grabe yung history natin ngayon. Ah. So, Alexander successor po yan. Kasi apat yan, yung Greek Kingdom, Greece, di ba? After po ng Babylonian, Persian, after ng Persian, the Greek Empire. Eh si, at the age of 30, namatay ho si Alexander the Great. Mm-hmm. Hindi siya natalo sa labanan, pero natalo siya ng lamok. No? Oh, kasi nakagat siya ng ano ng during that time malaria eh. Hindi pala dengue. Yung ano, medyo upgraded yung dengue sa panahon natin eh. Pero during the time nakagat ng lamok, na malaria si Alexander the Great. So, yung apat na general niya naghati-hati ng kanya-kanyang territory. At ito si Lysimachus ang nakakuha po at nakakontrol ng Western Asia. Nakasama po itong Pergamon na ito. At ito pong Pergamon ay tinatawag po na ipamana sa kanya yung large amount of wealth to manage the development of Pergamos. So, kaya pinaunlad po yan. Pinaganda po yan, ano na yan, yung lugar na yan. Kumbaga sa syudad natin, Bishop, parang naging Olongga pa rin tong Pergamon, no? Kasi iba-ibang lagi. Oo. Iba-ibang... Yes, oo. Mamaya mas makikita pa natin yan. So ito po ay nasa probinsya din ng Izmir sa Turkey, no? Kabilang po yan. Yung modern name niya, binanggit ko po kanina, Bergama. No? Bergama na po ang modern name ng Pergamos. Sa mapa. No? Sa mapa po, ngayon, as of now. Ang tanong po, does the Church of Pergamos or Pergamon still exist today? Okay. Many remains of its monuments can still be seen, and especially the masterpiece of Pergamon Altar. Pag pumunta ka dyan sa Turkey, makikita mo yung Pergamon Altar. Mm-hmm. Talagang naandyan pa. Pergamon was the northernmost of the seven churches of Asia cited in the New Testament book of Revelation. Kasi pag tinan mo yung mapa, na nasa gilid po yan ng dagat eh. Doon sa northern part, naandun po yung Pergamon. Mm-hmm. Sa bandang taas ng mapa. At kapag ikaw po ay pupunta ng Ephesus, tsak dadaan ka dyan. May road po dyan. Road to Ancient City Ephesus. 14 miles to the city of Smyrna. Binanggit ko kanina, distinguishing mark from the other city because it is the capital city for more than 300 years. Capital city siya. Ang tawag po sa kanya, century, dahil po sa kanyang kadakilaan, dahil po sa kanyang mga magnificent structure and biggest library. Imagine niyo po, biggest library, second only to Alexandria, Egypt. No? Kaya tinawag po ang Pergamon Century of Greatness. Kabilang siya sa seven wonders of the ancient world. Ganyang kaganda ang Pergamos. Alam mo ba, kung ilang aklat ang meron dyan sa library, 200,000 books. At eto pa, mamamanga ka, Kuya Janelle. Baka pang scroll pa yun, Bishop. Every book, yeah, nasa scroll yan. Mm-hmm. Every book is rewritten and copied by hand. Grabe. Imagine niyo po, yung 200,000 book na nalimbag, second only to Alexandria, Egypt po. Lahat kasi naman, sa Alexandria ang pinakamalaking library sa buong mundo. Tsaka halos lahat naman noon, talagang hindi mo pwedeng i-print, wala nang printer, talaga mano-mano. Oy, talaga mano-mano. Kinopya ho 'yun para ma-rewritten po 'yun at makopya. Kinopya ho ng kamay. Imagine mo 200,000 'yun. Mm-hmm. They are most renowned not for economic activity but from idol worship. Idol worship, no? At sila po ay kilala with literary activity. Literary activity. Mm-hmm. Talagang magaling silang manulat. Kaya marami pong aklatan. At hindi nakakamangha na nagpakilala si Jesus as
Saan po? Anong pakilala niya? Sa verse 12, siya raw yung tabak na magkabilang talim. Talim. Meron daw pong, ano, meron daw pong lumalabas sa kanyang bibig na tabak at magkabilang talim. What does it mean? Mm-hmm. Word. He introduced himself as the Word. Diba? Amen. Siya ang salita. Siya ang sulat. No? Although po, yung word ay dalawa po sa Greek word yan eh. The written word na ang tawag po natin ay logos. Logos. And the spoken word na ang tawag naman po sa Greek ay rhema. So dalawa po yan, no? Logos po yung pagpapakilala dito ni Jesus, no? Siya po yung, I mean, he is the rhema, the written word. Pero yung binabasa po natin sa ating mga aklat, sa Bible, scriptures, ang tawag po dyan ay logos. Ibig sabihin ng logos, written word. So hindi nakapagtataka kung bakit nagpakilala si Kristo sa Pergamos as, ano sabi niya dyan sa English? Ang tindi po sa English eh. Diba? Saan verse po? Yung sa verse 12. Makikita niyo po kung paano niya pinakilala ang sarili niya dyan sa English. Siya raw po ang word. No? Mm-hmm. Anong klaseng word? No? Sabi po dyan, otherwise I will, sorry mo, the sword of my mouth, no? Pinagre-repent niya, no? I will soon come to you and I will fight against them with the sword of my mouth, no? Ang tawag po niya sa salitang lumalabas sa kanyang bibig ay sword from his mouth. Bakit po? Doon sa verse 12, to the angel of the church of Pergamon, write. Ano yung susulat? These are words of him who has the sharp double-edged sword. Ito daw po yung salita, no? Ito daw po yung mga salita na siya na merong matalim na dobleng tabak. Double-edged sword. Double blade. Double blade. Maliwanag po yan sa Hebrews 4.12 kung babasahin po natin yan. Diba? Paano po pinapakilala ni Christ yung Word of God? Amen. Ang siya magkabilay po, talim. Ang salita na magkabilay talim. Tumatagos sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at spirito. Amen. Nakakaalam ng iniisip at binabalak ng tao. Ng tao. At tumatagos po magin doon sa laman. Amen. Sa himaymay. At himaymay ng mga utak sa buto. Ganun ka-powerful itong word na to. Sinabi ko po kanina, ito po, they are renowned. No? Saan po sila kilala? They are renowned not from their economic activity, but from their idol worship. Idol worship. Bakit po? Mayroon pong templo dyan ang mga Diyos. No? Mga Diyos-Diyosan. Pero, ang Pergamos po ay syudad na tumanggap, the only city that received permission of idol worship to its rulers. Dito po nagsimula yung tinatawag na imperial worship. Ano ibig sabihin na imperial worship? Pagsamba sa mga emperor. Eh, alam nyo po, ang mga Caesar, mahilig pong sinasamba ang kanilang sarili. At saka pagkakabanggit dito, trono si Satanas yung ano eh, diretsa. Yeah, maganda yan. Kasi, alam mo, nung magtagumpay po ang Pergamos laban sa mapanakop na bansa, eh, nagtagumpay nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Binigyan sila ng Greek Empire ng crown. Crown. Talagang, kaya marami pong mga kaharian ng panahon yun na hindi sila tinatangkang lusubin. Kasi, talagang very, ang hirap nung kanilang ng kanilang territory, mayroon talagang pasukin. Kasi bulubundukin sa tabi ng dagat. So, at they are very famous sa mga tinatawag na temple of gods and goddesses. Meron pong apat na very popular god sa Pergamos. Si Zeus, si Athena, si Dionysus, at si Asclepius. Eto si Asclepius ang gusto kong bigyan ng diin, Kuya Dilan. Opo. Bakit po? Si Asclepius po ay tinatawag na the God of Medicine. Ano bang sign na nakikita mo sa ating mga hospital? Opo, yung sa medicine. Di ba sa mga doctors? Yung brands na may snake. May snake.
sa mga, di ba, mga plate number ng mga doktor. Makikita mo po, they are worshiping the God of Medicine. Ang God of Medicine po ay si Asclepius. Tsaka hindi talaga magandang sign ng serpent, di ba? Yan. Yung kaya nga tinawag, kaya tinawag natin kanina, the city of what? Serpent. The city of serpent. Mm. Kasi yung old serpent, alam naman natin kung sino yun eh. Bakit siya tinawag na the city of serpent? Mm. Makita niyo po, di ba? Binigay ko kanina, Pergamos, Mex, Mix, yung Per, at yung Gamos means married. Mm. At tinawag din po siya yung city of the serpent. Dito talagang binanggit niya Satan City. Sige, basahin mo ko yung general. Dalawang beses mong binanggit yan, no? In English, talagang tinitingnan ko eh. Tinukoy talaga na Satan City. Mm-hmm. Sa 13 po, alam ko kung saan nakatira sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Gayun may nananatili kang tapat sa akin. Grabe, di ba? Trono ni Satanas. No? Trono ni Satanas yung binanggit. Bagamat, ikaw ay nananatiling tapat sa akin. Sa akin. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin. Kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod, ay patayin diyan sa kalagitnaan ninyo sa lugar niya tinitirhan ni Satanas. Grabe, no? Parang sa panahon ngayon ng ano? Ng... Alam mo, mahirap talagang sakupin niya. Alam mo kung bakit? Opo. Ito yung di-describe ko. Pergamon was located 70 miles north of Smyrna and towered 1,300 feet above. Mm-hmm. Imagine mo, di ba ang taas na 1,300 feet above? No? Of the Cassius o Caicos River Valley. Ang tawag niyan ngayon, yung present name po ng Caicos River, ang tawag niya sa modern times po ay Bakir. No? Pag pumunta ka, Bakir River. Kailangan, so, Bishop, mataas na dako siya. Kailangan pag pinasok mo dyan, pag pinasok nyo yan, kasama mo mga SWAT. Oo. Mga elite forces. Oh, elite forces. Talagang mahirap talagang lusubin yan. Mm-hmm. No? Its library consisted of 200,000 handwritten volumes was only second to Alexandria Library. Parchment was invented in Pergamon after relation with Egypt Habsor and Papyrus, no, became increasingly difficult to obtain. No, dahil mahirap nga po yung mga klase ng papel na yan, papyrus. No? Sa ngayon yan, balat ng kahoy. Maipihit ko lang ng konti ngayon sa kasalukuyan, Bishop. Ang Turkey ba hanggang ngayon? Ano pa rin sila sa mga Christian? Sabi ko nga, nakakalungkot, di ba? Kasi traditionally, ito yung the birthplace ng Christianity. Di ba? Nakakalungkot. Doon lumagana, pero doon din na, doon lumagana. Na-banish. Oh. Eh, malalaman natin ang mga detalye kung bakit unti-unting nawala. Mm-hmm. Di ba yung Ephesus, they have lost their first love eh. Mm-hmm. So nag-fall down ang Ephesus. Smyrna, bagamat very faithful, walang pagkukulang, pero later on po, antindi rin ang persecution na tinanggap nila. Kasi yung binanggit dito kay isa alagad niyan si ano, tawag dito si Antipas, sa gitna raw talaga ng syudad, pinakita sa mga tao paano i-persecute. Oo. Diba? Matindi talaga ang persecution. Kaya kung ikaw ay Christian na nandoon, talagang mananakbo ka, alis ka talaga. Di ba sa Smyrna, pinatay yung leader lang si Polycarp. Opo. Ngayon dito naman, ang leader po ay binanggit, pinangalanan. Si ang leader ay si Antipas. Grabe. Siya sa po yung po, pastor. Sa ngayon po, di ba, marami kong makalat ngayon na news sa Taliban, eh, di ba? Na yung mga Christian daw doon talagang pinare-renounce. Di ba? I think, maraming ganyang insidente sa Afghanistan. Kaya nga, immediately, yung makita mo sa airport, sa Kabul, talagang gusto nilang lumabas. Kaya napapalad. Then, kilala nila. Kaya napapalad ng bansang Pilipinas, no, Bishop? Tayo, malaya tayo nakakapag-serve ng walang maaaring pumugot ng ulo natin o bumaring sa ulo natin. And we are so thankful to God. Kasi, di ba, God preserved the nation of the Philippines. Ang kalaban, ang kalaban lang natin talaga ngayon, kasi nga, ECQ. Talagang... Oh, yeah. Ano, pero, it doesn't mean na magpapatalo tayo. Amen. Di ba? Yun yung ginagamit ngayon ng kaaway. Di ba? Para ma-paralyze ka. Ano, pansinin mo itong ano na to? Makikita nyo po yung kultura ng Pergamos. Antindi po ng Greek culture. Kung paano itong nasagop ng Greek, kung paano itong nasagop ng Roman Empire, makita nyo po, number one na dahilan para masakop mo ang isang bansa,
introduce mo yung culture sa bansang yan. Bakit po ninasa ng Roman Empire na yung culture ng Greek ay manatili? Kasi nagtagumpay si Alexander the Great sa loob ng ilang taon niyang pananako. Naihasik na yung Greek culture sa buong mundo. So, everybody's speaking Greek language. Even Jesus times na marunong siya magsalita ng Greek. The New Testament was written in Greek. So, lahat sila, they know how to speak Greek. Kasi minaintain po yun ng Roman Empire. Dahil napakahalaga ng kultura para masakop mo ang isang bansa. Bata kita tayo nasakop ng Espanyol. Di ba yung kultura ng Espanyol, inintroduce po sa Pilipino. And thank God, may reason bakit pinaintulot ng Lord na masakop tayo ng Espanyol. Kasi na-preserve tayo saan? Na mapasok ng buong buo ng Islam. During that time po, ang population sa Pilipinas, dalawa eh. Hebrews and Muslim. Yan po ay isinulat sa kasaysayan ng mismong historian ni Magellan. Si ang mga historian po niyan eh, si De Morga, tapos yung isa pa niyang historian, nang dumating daw sila sa Pilipinas during that time, ang dami lang nung nakitang Hebrews at mga Muslim. At makikita natin na yung kultura po ng Espanyol na ipasok nila sa bansa natin. Kaya po tayo ngayon, di ba for 400 years, nasakop po ng Espanya. Kaya napakalagang gamit po ng kultura para sakupin mo ang isang bansa. We need to be diligent, you need to be careful na mag-adapt ng kultura kasi hindi mo alam sinasakop ka na. Di ba? Tingnan niyo po ang mga Pilipino ngayon. Bakit hindi tayo magkaisa? Bakit hindi po hindi natin suportahan ang pamahalaan? Di ba? Kasi may mindset po na naipasok sa ating kultura eh. Ano yung mindset na yun? Colonial mentality. Di ba? Yung kultura po yan, saan ang galing yan? Sa ibang bansa, hindi naman sa Pilipino yung kulturang colonial mentality. Di ba? Pagka abroad ang Prada, kandarapa tayo. Di ba? Kandarapa tayong bumili, kandarapa tayong sumunod. Pagka mga speaker ay galing sa ibang bansa, naku, kandarapa tayo na umattend sa seminar. Pero pagka mga Pilipino Prada, wala na. Di ba? Hindi natin sinusuportahan yung ating sarili. No? Gusto ko pong magsingit lang ng isa bago tayo magtapos. Para sa ating po acrostic, BBT na rin namin kayo. Limang letra po ito. Pero isa lang po ipapasok namin, yung letter S. Ano yung letter S? Seek God's word and meditate. Amen. From it. Ulitin ko po, seek God's word and meditate from it. Sa verse 12 po. Makikita natin sa verse 12, ang unang-unang sinabi ng Panginoon, ang ganda po, write to the church of Pergamos, or write to the angel in the church of Pergamos. Ano yung isusulat? Ano pakilala niya? Ito ang sinasabi ng may hawak na matalas na tabak na sa magkabilay may talim. Sa verse 12 po yun. Amen. Sino raw po? Yung may pinasasabi ng may hawak ng tabak na magkabilay talim. Christ introduced himself as the word. The sword. Double-edged sword. No? Salita na magkabilay talim. Tama pa. Bishop, sa Epesya kasi ang introduce ng word. Sword eh. Diba? Yung word of God sa Epesya. Ang katumbas ng The sword tabak. Of the spirit, opo, right, di ba? About the armor of God, di ba? Helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, tapos sandals of the good news, and then in your right hand the shield of faith and the sword of the spirit. The sword of the spirit is no other than the word of God.
We need to meditate the Word of God. We need to seek the Word of God. Napaka hirap po na hindi natin hanapin. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng downfall ang church ng Pergamos. Bakit po? Pinabayaan nila ang salita ng Diyos. Kumbaga kay Pacquiao, nakilayan. No? Wala silang ginawang ano, pag-preserve ng salita ng Diyos. Di ba? Grabe, matindi itong nangyari sa church ng Pergamos. Eh. Unknowingly po, hindi nila alam na penetrate na sila. Mm-hmm. At makikita mo sa sulat na yan, naandun na si Satanas. Mm-hmm. Imagine niyo po yung 1,300 feet above the plain, mm-hmm. no? Tapos, nakapagtayo sila ng apat na kilalang templo doon. Mm-hmm. Templo ni Zeus, templo ni Athena, mm-hmm. templo ni Dionysos, mm-hmm. at yung templo po ni mm-hmm. Asclepius, na tinatawag pong the God of Medicine. Na hanggang ngayon, di ba? Oo. Hanggang ngayon, umiiral. Umiiral po yan. Napakahalaga nitong aralin natin to. Lalo na po yung when it comes to, pag dumating na tayo sa Revelation chapter 18, mm-hmm. yung pong parma, matindi yan, yung Diyos na yan, si Asclepius, na ngayon po, ang namamayakpag po is the God of Medicine. Kahit saan ka pumunta ngayon sa buong mundo, amen. No? Yung God of Medicine ang umiiral po ngayon. Yung parma talaga ngayon. Oo, yung parma po, napakadelikado niya, ng God of Medicine. Yan ang naging makapangyarihan ngayon, kumukontrol po sa buong mundo, yung God of Medicine na yan. Diba, kailangan mong vaccinize, kailangan mong ganito, no? Kailangan mong ganito. Kahit hindi pa malinaw kung ano yung resulta, diba? Oo. I-introduce nila. Yan. Marami talagang naging ginipig sa panahon na ito. Masakit man tanggapin, no? Mm-hmm. Pilipinas become ginipig. Mm-hmm. Ginawa tayong eksperimento, not only the Filipinos, but also all the nations of the world. Talagang, may waiver na, sige, tuturkan ka namin, pero hindi namin pananagutan kung ano mangyari sa'yo. Mm-hmm. Mabuti lang po, mapagmalasakit talagang ating pamalaan. Kahit po tayo pipirma ng waiver, sasagutin naman po ng pamalaan ano man magiging gastos. Mm-hmm. Kasama yan doon sa batas na ginawa po ng Kongreso, mm-hmm. yung Bayanihan Act 3. No? Kasama po yan sa mga bagay na ating matatanggap. Wag nawa, no? Wag nawang magkaroon ng side effect na kapag tayo nagpabaksin. Alam niyo, Bishop, napakahalaga nung bandang huling binanggit niyo yung salita talaga. Siya yung ating sandata. Kung sa panahon na to, hindi ka marunong gumamit ng kahit isa man lang, almost, kung bibilangin mo yung salita ng Panginoon, dito na pwede mong magamit. Oo. Tapos kahit isa man lang, wala kang magamit. Ikaw na yung pinaka talagang aatakihin. Kaya nga marami ngayon nadidepress eh. Kasi walang alam na sandata na maaaring magamit niya. Yes. Na dumadating sa buhay niya, lalo na pagdating sa problema. Kaya nga eh. Mm-hmm. Kaya we need to go deeper mm-hmm. to the Word of God. Yung pagkakasabi niyo na double blade, may kilala akong magaling gumamit ng double blade eh. Hindi ba yun yung Batanggenyo? Yung may tinabi lang gamit ng mga Batanggenyo, pero marami na mapatakbo. Yung nag-hold up sa akin, double blade yung pinang-turo sa akin eh. Opo. Magkabila yung talim eh. Kasi yung, di ba, samurai bishop? Hindi pala double blade. Uh-huh. Tres cantos pala. Pang Muslim yun. Tres cantos yung tinusok sa, yung tinutok sa akin yung hold up. Kaya siguro niya sinabi na double blade. Imagine mo, bishop, ha? Mm. Bilang 5 minutes na lang. Sige. Yes, sige pa. konting trivia lang doon sa double blade. Sa dalawang magkabila yung talim. Mm. Maaring minsan kasi ang gamit natin ng salita ng Diyos yung puro negative side eh. 'Di ba? Minsan nakikita, 'di ba? Imbis na makita yung positive side sa nangyari sa istorya ng halimbawa kay Job. Mm. Ang nakita mo lang negative side o isang blade lang yung nakita mo dapat double blade. Tama, double blade kasi pwede kang makasakit ng kaaway, pwede ka rin masaktan. Amen. That's the word of God, eh, 'di ba? Pag winasiwas mo, talagang may tatamaan. Hindi yung 'di ba? Merong blade na isa lang ang blade,
pagbaligtad yung pagtaga mo, wala walang effect. Naalala ko nga sa Chinese eh, di ba? Yung mga Chinese na film, di ba pag ayaw nila saktan yung kalaban, binabaligtad niyo yung talim. Pug! Yung pala, hindi naman sasaktan. Di ba? Panakot lang ganun. Pero pagka double agent sword, hindi mo pwedeng baligtarin eh. Amen. Tatama talaga, may tatama at tatama. Yan. Kaya pong isa ganun sa mga... Ganun po ang salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, isa sa pinakalamang natin yan, mga nananampalataya sa Panginoon, yung meron kang pangako o salita ng Diyos na pinanghahawakan na nagiging sandata mo sa oras na ito na meron tayong laban. Amen. Amen. So with that po, gusto namin pasalamatan at anyayahan kayo sa susunod po. Amen. Mas lalaliman pa natin ang pag-ugat dito po sa Letter of God o Letter of the Lord Jesus Christ to the Church of Pergamos. Amen. Thank you po for joining with Thank us. Thank you po. Hindi ko na po kayo babatiin. Yes. Stay so, blessed po. Stay blessed po mga kapatid. We are praying na kayo po'y ligtas. Lahat po ng mga kapatiran natin. May devotion naman po kami. Pagkatapos ito, we will... Yes. Pwede kayo mag-PM hanggang ngayon. Opo. PM nyo lang yung mga request nyo. Sasama natin sa prayer warriors mamaya. Amen. To God be the glory. So, sa loob po ng ilang segundo, let us thank God. Heavenly Father, maraming po salamat yes, for thank giving so us much. The opportunity to worship you in spirit and in truth and to introduce the letter of Jesus Christ, the Church of Pergamos. We pray that you will bless each every one of us, especially those who listen today. We pray for our nation, we pray for our brethren, na meron po mga karamdaman. We pray for special healing kay Sir Wilson, sa iba namin mga kapatid, sa mga birthday celebrator namin, to all our brethren all around the world. Continue to bless them. And we commit to you our nation because we believe in your word in 2 Chronicles 7:14 that if my people that was called by my name shall humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, then we will, that you will hear us from heaven, forgive our sins, and you will heal our land. Thank you for the wonderful time that you have given to us for this wonderful broadcast, Tinapay at Tubig ng Buhay. You are the written word, but most of all, you are the spoken word. Lord Jesus, come unto us and continue to give us your wisdom by meditating your word in your Bible. Thank you, Lord. Bless each every one of us. We decree and we declare victory upon the name of our Lord Jesus Christ. This is our prayer in Jesus' name. And everybody says, Amen. Amen! Kami po yung nagpapasalamat sa ngalan po ni Kuya Zaldi Carlos at ni Kuya Janelle Zalun and our beloved Bishop Chaplain Larry De Los Santos. Lagi pong nagsasabing, we love as one, we work as one, we serve as one, we win as one. And together as a nation, we heal as one! To God be the glory! You are streaming live on UCAP Radio. Dito kung saan may mainit na tugtugan at cool na kwentuhan.